What's up, lovies? Good morning and welcome back to another Quarantine Serie Day 7! So, ayan, as you can see, fresh ang mamsi nyo kasi nga, thank God nakatulog talaga ako ng maayos kagabi and sinunod ko yung mga comment nyo na maglagay ng tubig, tapos maglagay ng asin sa gilid ng kama. So, sa mga gilid-gilid ko, maraming tubig tsaka asin dyan. And yung ginawa ko kagabi is, bukas lahat ng ilaw tsaka TV 24/7, bukas yan, o diba? From tipid dati kasi hindi ko talaga ino-on yan and nakapatay lahat ng TV. So, ayan, binuksan ko silang lahat para hindi ako matakot. So, and so far, si Franco kagabi, nagstay lang siya online. Nagstay lang siya video call sa online para makatulog ako. Kasi nga, ayun, so far, nakatulog ako ng 7 hours. And it feels so good, lovies, na ano, makatulog ka ng maayos, di ba? Para pagising mo fresh. So, nung pagising ko kanina, okay, it's time to ligo-ligo, shower, paganda. Oh, so, hindi na ako maputla kasi nga nag-ayos ako, tsaka may maayos akong tulog. Cheers. So, ang gagawin natin today is, di ba, the other day ng quarantine serie natin, nag-request kayo ng Q&A. And so far, ang dami-dami kong na-receive na questions. So, pinili ko yung mga questions na I think na need nyong malaman. Kasi yung iba, yung ibang mga questions nila dun is nasagot ko na on my previous vlog. So, you may check it out, lovey, sa mga Q&A vlogs ko. May playlist ako dun. So, check nyo lang. So, ayun, nag-screenshot ako ng mga tanong. So, okay. Let's begin with our Q&A/quarantine serie. Okay, questions number one. Natatawa ako dito. Ma'am Shi Joanna, pili ka talong or saging and why? Good vibes lang po. God bless and pa-shout out na rin po. Love you both. Hi, Jessa, si Rezo. Saging or talong? Gusto ko yung saging kasi. Kasi masarap yun. Yung talong naman, gusto ko yung tortang talong. Depende na lang sa size. O, ano ba yan? Both. Depende sa size. Ayun. Okay ba yun? O. Di ba pag good vibes tayo, number one questions pa lang. So, meron ako ditong chichiria. Okay, question number two. Ma'am Joanna, mangota na ang ta ko unsay mas maayo sa visa, spousal or fiancé visa, ma'am. So nagtatanong siya kung ano daw yung mas magandang visa. Spousal or fiancé. As far as I know, love ha, parang same lang naman sila ng requirements, like yung partner mo has to prove na kaya kanyang buhayin dito sa UK. Kailangan niya mag-proof ng certain salary, may amount doon kung magkano. And ang kakaibahan lang nila is pag fiancé visa ka, you have to get married once you arrive here in UK. You have to get married within 6 months. And so within 6 months kailangan yung magpakasal dito within 6 months period na nabibigay nila na visa sa inyo. Pag spouse naman, I think yung requirements was 2 years kayong magkakilala or kasal before kayo makapag-apply ng spouse. Correct me if I'm wrong, but may nag-process kasi ng visa namin. So, nag-hire kami ng solicitor to process our visa kasi nga, 'di ba? The first visa that I applied here in UK was tourist visa and it got denied. So, that time na nag-apply ako was flight attendant pa ako noong mga time din, so I have a job. But still, nag-deny sila sa akin. And yung reason nila was, they are not satisfied that I'm going back to the Philippines before ma-expired yung visa ko if i-grant nila ako. So, yun mga lovies. For further information, you may ano, kasi nga nag-join din ako sa Facebook page. Meron dong UK Visa Filipino. Basta ililink ko dito. Ayan, dyan ako nag-join, dyan ako nagbabasa. You may ask them kasi nga,
super helpful nila mga Pilipina doon. But for me ha, for us the case namin ni Franco, nag-hire kami ng solicitor. So ayun, Lovies, if you're planning to come here sa UK, it's either fiancé mo or husband mo. So ayun, I hope it helps. Question number 3. Whew! Para akong nasi-set up dito sa mga tanong niyo ah. Orange juice. Okay. Ano po yung ugali ni Kuya Franco na minsan hindi mo po nagugustuhan? Love, if you're watching this. alam niyo naman yan, si Franco, yung ayaw ko sa kanya is super perfectionist niya minsan. Like small things, gusto niyang talagang perfect lahat. Tapos minsan talaga, pag may mga things na kailangan naming pag-usapan, parang gusto niya siya yung masusunod. Kasi nga, siya yung lalaki sa relationship namin. Siya yung magiging lalaki ng tahanan namin. Which is, I really agree with that because I was brought up like that. Like si Papa talaga, we always have to listen. Kailangan naming makinig sa tatay namin kasi nga siya yung haligi ng tahanan sa pamilya. So I agree with that and happy ako na ganun si Franco, but minsan lang nakakainis. So alam niya naman yun, lagi kong sinasabi sa kanya. So yun. Question number 4. Kung bibigyan ka ng chance, ate, na makasali ng Miss Universe, go ka ba? If I were to be a Miss Universe, char. dati ano mga high school mga kabataan ko, sumasali ako sa mga barangay, yung mga Chimaa moments pa ko. Ayun, sumasali ako ng mga barangay pageants. And to be honest, Lovies ha, to be honest, if matangkad lang sana ako, I'd like to join. As inaisipan ko yan. Actually, nung may post nila this year, like last month, na binabaan nila yung height requirements for 5'2", napaisip ako, kaso nga lang, paalis na din ako dito. So, there's no chance talaga na makakasali ako sa mga ganyan. So, ayun, why not, diba? If bibigyan ako ng chance to join Miss Universe, okay, go ako dyan. Pero kailangan ng practice kasi nga, Diyos ko, day! Ang mga kalaban mo, ang gaganda eh, ako. Basta, yun. Okay, question number 5. Ba't ako kinakabahan sa mga questions nyo? Wala pa akong lunch. Naantay ko pa si Mayor. So, ayan. Question number 5. Hello, Miss Joanna. Pa-shout out po. Ang questions ko po, kailan po ang kasal ninyo ni Franco? Diyan po ba sa UK kayo ikakasal? Thank you. Sana mapili po yung question ko. By the way, keep inspiring people. Thank you so much, Mayis Vlog. Tama ba? Guys, lahat naman ay sinishare namin sa inyo. So, it's either kinasal or kasal na kami. Sasabihin namin yan sa inyo at the right time. Yun lang ha, muna. So, update, tsaga-tsaga lang muna tayo. So, sasabihin naman namin yan sa inyo. Oh, question number 1, 2, 3, 4, 5. Question number 6. From Margie Damarelos. Hi po, Ate Joanna. Taga Monte Vista ko, Davao de Oro. Fan jod ko ninyo, ate. Sana manotice ko nimo. Always ko mo support sa inyohang vlog. God bless po. Ask ko lang po, pila na edad nimo, ate, o kay Kuya Franco? Sa mga hindi bisaya ko na mga vlogger, na mga lovies dyan, nagtatanong siya kung ilan taon na ako tsaka si Franco. So, I just turned 25 years old last June 1st. So, may vlog ako. May birthday vlog ako. Check nyo lang dyan sa playlist namin, Lovies. Franco is 31 years old. So, turning 32 na siya this August. So, 7 years ang gap namin. Tama ba? 25, 26, 7, 8, 9, 32. Yeah, 7 years. 7 years ang age gap namin. So, ayun. Okay, another question from Aniline Merafuentes. So, ito na yung juice ko. Diyan na po ba kayo titira sa UK for good? May plano na ba kayong magka-baby ni Franco?
So for now, Lavis, dito na muna kami ni Franco. Until siguro, balang araw, kasi gusto namin talaga mag-settle down sa Pinas, kasi mas happy siya doon. And alam niyo naman si Franco, he likes to adventure, beach, but we have to settle down here for now kasi nga kailangan namin mag-ipon para sa aming future, para sa aming magiging anak. So, napag-usapan naman namin yung kailan kami magka-baby. Siguro mga 2 years from now. Pag siguro may bahay na kami dito, alam mo yun, parang kasi ngayon fresh start pa kami as a couple. So, we have to start from the beginning. So, before kami mag-add sa aming little family, i-make sure namin na makaka-provide talaga kami ng maayos para din sa future nila. So, ayun. Sa mga lovies ko dyan na nagtatanong kasi ang daming question na ganito. So, there you go. Okay, another question from Jordan Manabat. What job are you looking for in UK? Actually, before talaga, I was looking for a specific job as a cabin crew here. Kasi nga, yung a job ko sa Pinas. And as nag-browse-browse ako kahapon, meron isang airline na hiring, but I'm not closing doors naman sa flying kasi nga it's always been my dream, diba, as a flight attendant, na mag-flying, ganyan-ganyan. But I'm not picky kung ano man yung magiging trabaho ko dito sa UK. It's either maging waitress or anything, basta marangal na trabaho. Go naman ako dun. Hindi ako mapili sa trabaho. So, I don't think na ipupursue ko for now as a cabin crew, but otherwise, siguro kahit anong work na muna. Basta makapagtrabaho ako at makapag-start ako ng ipon. So, yun. Okay, another question from Rosanna Canizo. Hello po, pa-shout out. Ayan, kumatok na si Mayo, narinig niyo din. So, ayan, break time. Kumatok si Mayor at may papasta tayo today. Wow, I love pasta. And my all-time favorite, beer. Gusto kong ipa-change yung mga apple na binibigay nila. Instead of apple, I like beer. And tubig. And of course, another chicheria. Mahilig sila sa chicheria. Nagbibigay sila every lunchtime. Wow, ang sarap! Where's my kutsara? Oh, tinidor. Walang tinidor, Mayor! Mayor naman eh! It's nice. Ang sarap siya. Fairness. I like this. Okay, another question from Rosanna Canizo. Hello po, pa shout out. Ano po yung mga qualities na meron kay Franco na nasabi mo talaga na ay siya na talaga ang the one. Thank you po, more power and God bless. Thank you, lovey. Alam niyo guys, share ko lang to ha. When I saw Franco for the first time, hindi ko na feel na strange siya. Feeling ko nakita ko na siya before. It's either in my dreams or somewhere. Basta, he looks familiar. Alam mo yun? Parang, nafe-feel mo na comfortable ka sa taong yun. Parang nafe-feel mo na, oh, I saw you somewhere before. Parang ganun yung impression ko. Parang nakita ko na siya somewhere na hindi ko maalala kung saan. Yun yung impression ko kay Franco. Until such na nagkakasama-sama kami and so for talagang alam mo yung parang siya yung tipong lalaki na ano na super gentleman and ang bait, walang bisyo, alam mo yun, parang di ba super, I must say na super lucky ko, na super swerte ko na nakahanap ako ng isang tao na ganun, kasi nga yung hinahanap natin ng mga babae, di ba, like gentleman, walang bisyo, ang bait, may respeto. Alam mo yun, super,
yun yung mga qualities na nakikita ko kay Franco talaga na hindi ko pinagdududahan na siya na talaga ang the one for me. That's why nga, di ba, nung nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, habol ako ng habol sa kanya. Kung saan-saan siya pumupunta, di ba, sinasamahan ko siya kahit may job ako, nag-o-off ako. Tingin na ba, flight attendant ako ng time na yun nung na-meet ko si Franco. So usually, before nakikipag-exchange ako ng day off sa mga colleague ko para lang masamahan ko siya kung saan niya gusto magbakasyon. So, ganon. Ganon, lovies, yung moves ng mamshi niyo. Kung magpaparitoke po kayo, ano pong part ng katawan niyo ang ipaparitoke niyo po? Pa-shoutout po, Ma'am Joanna. God bless you always. Whew! Okay. First, pakain muna ako. Ang sarap talaga ng pasta. To tell you this, ha, I'm not against sa mga enhancement. Kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, natural na lang yan. Di ba? If that makes you happy, or kung feeling mo mas komportable ka sa sarili mo na may ipapa-enhance ka, go for it. Kung afford mo, go for it. But if you're asking me kung may paparitoke ako sa katawan ko, I would say my hairpin. Kasi nga guys, as you can see, as in, I was born na flat, ganon. But, to be honest na, naiisip ko yun before. Kasi nga, di ba, mahilig kami sa beach. And, of course, pag nasa beach ka, you have to wear bikini. Every time na nagsusuot ako ng bikini, I feel like, hindi ako babae kasi nga maliit, super flat niya. But time to time na realize ko, 'di ba? As long as siguro na tanggap mo 'yung sarili mo na alam mo 'yun, na confident ako ganyan sa sarili ko, kung anong meron ako, kung anong binigay sa akin. Parang wala na lang, ini-ignore ko na lang siya. So for now, wala akong gustong iparitoke sa katawan ko. Lalo kahit na may insecurities ako sa babae, wala. But if ever na mabigyan ako ng chance, maybe ano, sa boobs, but it's a no for me now. Does that make sense? Ang gulo ko ba? So, okay lang ako doon, but yung insecurity ko lang is my hairpin. Ayan. From Kimberly Dawang Vlog, half Pinoy po ba si Franco Lab? Yes, lovies. Sa mga new lovies namin dyan, sa mga new members namin dyan, Franco is half Filipino, half British. So, yung mom niya is Filipina and his dad is British. So, yun. Mais Vlog. Sorry. Miss Jonna, another question po. Tunay po ba yung nose niyo? Please don't hate me. I'm just questioning. Thanks, love. I get this a lot and people are like, saying kung nagparitoke ba daw ako or ritokada daw ako. To tell you the truth, sabi ko nga kanina, di ba, hindi naman ako against sa mga enhancement. But, no po, hindi po siya ritokada yung ilong ko. Siguro nag-ano lang ako, nag-glow up talaga ako kasi tsaka talaga ako before die. Huh? Hindi siya ritokada, mukha ba? Pero, di ba, at the same time, hindi naman ako naiinis or nagagalit pag sinasabihin nilang ritokada ako kasi means, maganda yung ilong ko. Di ba? Ano ba kayo, love? Kung may papagawa man ako sa mukha ko, siyempre, ano ko yun sa inyo, sasabihin ko yun sa inyo. Pero siguro, nag-glow up siguro ako, no? Maganda pa ko one day ng mga baby pictures ko para pakita ko sa inyo. So, wala pa akong pinagawa sa mukha ko and sa my body. So, isa yun sa proud ako. And ngayon, super, nung mga kabataan ko kasi super payat-payat ko talaga. And super payat. Like, underweight ako. But then, I learned to love workout and lifting weight. That's why I gain weight. Nag-gain ako ng muscles. Ganon. But, yes, love is to tell you the truth. Ayan, hindi po yan retoki ang aking ilak. So, there you go. Gabriela. Anong ugali ng British ang kinakainisan mo po? At ano naman yung gustong-gusto mo sa ugali nila? You're so pretty, Ate Jonna. Thank you, lovey. As far as my experience kay Franco, ha, mahilig siya sa joke. Alam mo yung joke niya na for you, hindi naman joke. Yung parang humor nila. Ayun, iba talaga yung humor nila kaysa sa atin.
na pag nagjo-joke siya, parang nagjo-joke ka ba or iniinis mo ako? Ganon. Lagi, ang naalala ko before nung bago pa lang kami ni Franco, kasi nga magkaiba talaga. Alam niyo, kahit half Filipino si Franco, syempre, he was born and raised here in UK. So, yung kinalakihan niya, yung cultures nila dito. So, yung humor ng British talaga is magkaiba kasi sa humor ng mga Filipino. But other than that, what I like about sa kanya or sa in British specific, yung accent nila, dai, Diyos ko, ang ganda ng accent, nakaka-inlarve. Aminin, di ba? I remember when I was high school, tapos, di ba, pag nanonood ka ng mga movie, tapos yung mga actors are British, and ang ganda pakinggan, di ba? Tapos parang gustong-gusto mo gayahin yung accent nila. So when I meet Franco, I was like, napanganga ako kasi siyempre, ay gwapo, tapos British. Ganon, zay. Tapos pag nag-away kayo ni Franco, sino ang unang nagre-reconcile? Depende kung sino yung mali. Kasi hindi kami tipong couple na, alam mo yun, na parang ma-pride. Sa amin kasi na pag-uusapan namin kung mag-away tayo or kung sino yung may mali, siya yung unang mag-a-approach, say sorry, ganon. So far, ganon kami ni Franco. Minsan ako pa yung matigas na ng ulo. Pabebe ako, di ba? Kahit kasalanan kami, heh, bala ka dyan, habulin ako. Ganon. But so far naman, pag nag-a-away kami ni Franco, talagang nagbabati agad kami. And hindi kami natutulog na magka-away. Kasi, lalang ako, clingy ako eh, sa bed. Gusto ko yung cuddles, ganon. Harot-harot ng mami niyo. One, what's your secret in keeping your relationship happy and stronger? I think you have to respect. Yun yung pinaka-importante. Respect, communication, yun. Lagi namin sinasabi kay Franco na kung ano man, ayun na, kumatok si Mayor. Lagi namin na pag-uusapan ni Franco, number one talaga is respect to each other. Number two, communication. Kasi nga guys, marami na kasing couple ngayon na lack of communication. Like, alam mo yun, parang pag, lalo na pag magkasama na kayo sa isang bubong, tapos parang nagiging komportable lang kayo kasi andyan lang siya sa paligid. So nakakalimutan nyo na yung, ano, like, just basic na, oh, how are you? How's your work? Yung mga ganun ba, na parang tinatrato mo din siya na best friend mo, or tropa mo, or friend, di ba? Like, you used to ask your friend, oh, kamusta ka? Ganyan. So, that's what, yun yung mga ginagawa namin ni Franco. Like, we're not just treating na partner niya ako or partner ko siya. Tinitreat din namin yung isa't isa na magkaibigan. Like, lahat ng sikreto, lahat ng nangyayari everyday, mapalaki man yan o mabawalang kwenta, sinishare namin sa isa't isa. And it works, guys. Vital statistics nyo po. At hide. Thank you. Zero. Now here, 32A. My waistline is 25. And yung hips ko kasi medyo malaki yung puwet ko, 34. And my height is 5'3". So ayun. Okay, mapili ka bang tao in terms of making friends? Ano ang ayaw mong ugali sa isang tao? Pa-shout out, Zai. Unta, meet ta ka in person. Guys, hindi ako mapili when it comes to friends. Yung mga friends ko kahit, di ba, tambay ka man dyan or kung ano man yung work mo, I don't judge. I will not judge you because of your profession or kung, di ba, kung sino ka or kung ano ka. Kasi, ang dami kong natutunan talaga, guys, lalo na nung nag-move ako sa Manila. And I work, di ba, as a cabin crew. Ang dami kong everyday, iba-ibang tao nakakahalimuha ko, iba-ibang tao nakakatrabaho ko, ganyan. But, yeah, I made friends, but in time talaga, makikita mo sa tao na hindi lahat totoo sa'yo. And hindi lahat, alam mo yun, parang loyal sa'yo kahit as a friend. Kasi importante yan eh. Diba? So, yung na-realize ko is, kahit konti lang yung friends ko, basta totoo sila. And
ang dami kong karanasan sa ganyan, guys, na ngayon yung ibang tao sina-shutdown ko sa buhay ko kasi alam ko sa sarili ko na they're not loyal to me, or they say they fake. So don't be hesitate na i-shutdown sila. Kung if you feel like you need to do so, na ialis sila sa buhay mo kasi sobrang toxic, ialis mo na sila. So ayun. So when it comes to friends, I'm not picky, or I don't judge anyone kung ano sila o kung sino sila para maging kaibigan ko. So ayun, lovies, I'll update you the rest of our quarantine serie, but so far yun yung Q&A question, sit down / mukbang / kalokohan. Boom, see you later, lovies. Guess what, it's dinner time. Kakatok lang ni Mayor. Ayan, so meron na ko. Ooh, rice! Wow. Rice with... Ewan ko kung ano to. Check natin. Rice. Sagbot, of course. Coke na naman. Lalo, grabe naman yung Coke nila. May bago! OMG! May saging. Finally. Oh, may saging silang pinadala. Spinach ata to. Masagbot. Nakatakot yung amoy. Woo! I'm so happy. Happy yarn. Sarap tulog. Tapos sarap yung pagkain. Wala naman akong sasabi sa lunch ko today. Yun nga lang kanina nagutom ako kasi nga pasta lang yung ano ko, lunch, di ba? Na hindi ako nabusog. Masarap. Parang nga siyang chop suey. Hindi ako nagkamali. Madami. So, ayan, mag-ready lang ako to sleep, and thank you for watching this vlog. Salamat sa pagsama sa akin sa aking quarantine serie, day 7. Ayan, day 7 na tayo. Konting-konting kembot na lang. So, ayan, loves, please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you're new here. Like this video and mag-comment lang kayo if you want to ask something about me and Franco. Maraming salamat sa inyong suporta and happy 40k subscribers! Ayun, hindi ako makapaniwalang umabot kami sa ganito na may mga taong naniniwala at sumusuporta sa amin. So, ayun, loves, and have a nice day dyan sa Pinas. I'm going to sleep. See you tomorrow. Take care.